Welcome ulit sa ating channel. Ang topic natin ngayon is kung paano gumawa ng 3D pipes sa AutoCAD. So, first step is punta tayo dito sa Southwest Isometric or pwede kahit saan isometric mo gusto kung saan ka comfortable. Pero ngayon dito sa tutorial is Southwest yung gagamitin ko. So, after nyan, gawa tayo ng line L4 line, specify first point, click anywhere, make sure na naka-on yung ortho mo. So press mo yung F8 para ma-on yung ortho. So after nyan, assume natin yung line is 50, yan, enter. Tapos gawa ulit tayo ng line dito, 50 rin, enter, yan. So, basically, itong ginagawa natin ngayon is ito yung ano niya, fitting yung elbow. So, since elbow to, dapat meron tong curve na dito. Yan, diba? Pansin nyo yung mga elbow na ano. So, para magawa yan, fillet command. So, F for fillet, tapos R for radius, tapos assume natin yung radius nya is 15, yan, tapos select first object, select natin itong line tsaka itong line, yan. So after nyan, connect natin itong lahat ng mga lines, itong curve, itong line at saka itong line. So by using join command or J for join, tapos select to lahat. Yan. After yan, gagawa tayo ng circle. So, ito na mismo yung pipe nya. So, assume natin yung diameter ng pipe is 25. So, gawa tayo ng circle, C4 circle. Tapos, dito yung center point nya sa end point ng line. So, diameter, D4 diameter, tapos 25. Tapos yung pipe, syempre meron yung butas. So assume natin ang butas is 23 yung diameter. So gagawa tayo ng circle na 23 yung diameter. So C for circle, yan, tapos D, tapos 23, yan. So after nyan, after mo magawa yung line, magawa mo yung circle, pwede mo nang i-sweep. Ang sweep ko man ay para siyang mag extrude siya na may ano ng path. So ganito yon. So sweep, yan, tapos select object, select mo tong dalawang circle, enter, tapos select mo tong path natin. So yan, meron ka ng elbow. So tingnan natin dito sa visual style, example ito sa realistic, wala pang butas yan. So butas na natin yan siya gamit ang subtract command. So balik muna tayo sa 2D wireframe para mas makita talaga natin at ma-select yung line talaga. So yan, so subtract natin. So SU for subtract, select natin yung object na sasubtractan. So ito yung 25 na diameter, enter, tapos select natin tong 23, enter, yan. So pagbalik natin dito sa conceptual, yan, so may butas na siya, conceptual or realistic, yan, so may butas na siya. So assume natin yung kulay nito is color green, yan, or red. So yan, assume natin kulay red siya ang pipe natin. Yan. Since nabuo na siya, ang gagawin natin next is maglagay tayo ng yung bolt niya dito sa gilid para gamitin para pag-connect sa mga pipe. So dito tayo sa front view. Yan. Punta tayo sa front view at saka balik tayo sa
2D wireframe. So after nyan, gawa tayo ng circle. Diameter is 25. Yan. Dapat swak siya dito sa ano mo, first itong diameter ng pipe mo. Tapos yung outside circle niya is 3 lang yung 3 ang gap niya palabas. So punya din tong offset ng 3. Kasi dito natin ilalagay yung mga bolt niya. So tapos niyan gawa tayo ng line dito, quadrant to quadrant. So yan. After niyan, gawa tayo ng circle dito. Yan. Assume ng diameter ng ano, ng circle is 2. Diameter 2. Yan. So after niyan, i-erase natin tong line, erase tong line. Pagkatapos mong ma-erase ang line, i-array natin tong circle na maliit. So, array, AR for array, tapos select natin tong circle. Yan. Tapos polar tayo kasi circular yung array natin. Specify center point, so itong center ng circle. Yan, pag nakita mo na tong cross, yan. Automatic. Tapos assume yung number ng items, lagyan natin 8 kasi lucky number, so 8, yan. So yan, pagkatapos mong maari, i-explode natin to kasi hindi ito may extrude kung naka ano pa siya, para naka block or naka group. So yan, so, after nyan, balik tayo sa isometric view. Yan. So, pagka dating mo sa isometric view, i-extrude na natin to. Yan. Extrude natin to lahat. Yan siya. Assume natin yung kapal niya is 2. Yan. So, yan. Tingnan natin sa realistic. Wala pa siyang butas. So, bubutasan natin yan siya. So, balik tayo sa 2D wireframe. Yan. So, SU for subtract. Tapos, select natin tong ano, malaking circle. Select natin yan first. Select. Tapos, enter. Tapos, select natin tong butas niya. So, ito. At saka, itong mga maliliit na circle. Ito. Itong walong ano, circle niya. Ito. Ito. Ito, ito, at saka ito. Yan. So yan. So pagbalik natin dyan sa ano, realistic, so may butas na siya. Yan. So after nyan, i-transfer natin siya dito sa ano, dito sa center ng ano natin. Right. So move natin to. Yan. Tapos center dito, tapos center dito, oops, center yan. So nakalagay, so meron na tayong ano dyan, swak na siya, diba? So after nyan, gagawa tayo ng bolt dito sa ano nya, dito yung papasukan ng circle. So balik muna tayo sa front, tapos dapat naka 2D wireframe at saka gawa muna tayo ng line dito. Yan. Tapos i-move natin to ito. Yan. Para pag move ulit na, pagbalik natin dun, yung reference lang natin is itong line na to. Yan. So ngayon gagawin natin is yung bolt nya. So diba yung bolt is polygon yun sya, so command tayo ng polygon. Yan. Enter number of sides, example pentagon lang, so 5. Yan. Tapos specify center of polygon dito sa center ng circle. Yan.
So, yan. Inscribe in circle or circumscribe about circle. So, explain ko muna yan, no? Yung difference ng dalawa. Inscribe at circumscribe. So, example, meron kang circle dito. Yan. Tapos, gagawa ka ng polygon. File. Tapos, center. Yan. Kung inscribe yung pipiliin mo, yung polygon mo is nasa loob lang ng circle. Yan. Yan yung inscribe. Pag circumscribe naman, yung polygon mo is nasa labas. So, sa case natin dito, since maglalagay tayo ng ball, erase muna natin to. Yan. Since maglalagay tayo ng bolt dito, dapat yung polygon natin is naka-circumscribe. Kasi ganito yan. Try natin polygon. Yan. Five. Tapos center. Pag naka-inscribe yan siya, pag ito yung bolt, at saka ito yung butas natin, itong part na to, dito, is hollow siya. So, yung bolt mo is mahuhulog lang siya, butas niya, di ba? So, dapat yung polygon natin is naka-circumscribe. So, polygon. Polygon. Fine. Tapos, find the center. Circumscribe. Yan. So, dapat nakaganyan siya. So, after nyan, after mong gumawa na nyan, i-ari mo ulit para itong walong butas na to is malagyan ng bolt. So, ari, select mo to. Yan. Tapos, polar. Tapos, hanapin mo yung center. Center. Yan. Tapos, 8. Yan. So, bawat isa may ano na, bolt na. So, after nyan, i-explode mo ulit kasi hindi may extrude basta naka block pa or naka group sa array. Yan. Since naka block na yan siya, punta ulit tayo sa southwest isometric. Yan. Tapos, after dito, i-extrude na natin tong bawat bolt. So, extrude. Yan. Yan. Tapos, extrude dito. Yan. Ito. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito rin. Tsaka ito rin. Tsaka ito. Yan. Since naselect mo na lahat, enter mo lang. Tapos, assume yung kapal ng bolt is nasa 1 lang. So, enter natin 1. Yan. So, yan. Lagyan natin ng kulay yung bolt. Example, kulay. Ano siya? Blue. Yan. Ito, blue. Select natin na lang lahat yan. Select yan. Yan. Select natin yan. Ito. Ito. Tapos dito sa ano, change natin yung kulay para pag realistic view natin, so may kulay na siya, diba? So after nyan, ito diwireframe muna natin. Dapat itong bolt is nandito sa ano nya, opposite direction nya, kasi pag connect mo ng ano ng pipe, siyempre meron yung pipe dito na line, yan, dyan. So, may another bolt na dito, so magkaharap sila. So, dapat naka-opposite ito. So, i-move lang natin siya. So, move natin. Move natin itong lahat, yung blue, yung bolt natin. Yan. Ito. Yan. 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 So, yan. Tapos, yung reference point natin is dito sa midpoint.
Tapos dito sa quadrant ng circle sa kabila. So ayan. Yung isa na iwan. So move natin to. So lipat natin sa quadrant. Yan. So pag shade natin yan, pag realistic, so ito na yung kalalabasan. So balik tayo sa front view o sa isometric view. Tapos i-move natin to. Ito ang ginawa natin. Yan. Pero bago natin i-move yan, i-union muna natin to para magiging isang object lang siya. So uni for union. Tapos ito ang lahat na object. Yan. Yan. So pag select mo yan, automatic sila na lahat magkasama. Diba? So may butas kami dito, ito yung bolt mo. So balik tayo sa twist isometric. Tapos i-move natin. I-move natin to. Hindi na tayo magsiselect-select ng mga center line kasi ang reference point lang natin is itong line na to. So yan, move natin. So endpoint to, endpoint ka lang. So yan. Erase na natin itong line. So meron na tayo dito. Diba? So balik ay southwest isometry. Tapos i-copy natin to siya para maglagay naman tayo dito na sign. Diba? So yan, para magawa natin yan, i-rotate natin to siya para magkapareho na yan siya. So rotate natin, or rotate, select object yan. So pansin nyo, yung direction nya is hindi pa tayo pwedeng mag-rotate na same face dito sa kabila. Dapat natin gawin dyan is i-change natin yung UCS natin. So balik natin sa UCS world. So type UCS tapos world. Yan. Pansin nyo yung Y at X nasa baba na. So meaning yan, pwede na tayong mag-rotate ng ma-fit siya dito. So example yan. So rotate natin anywhere sa point niya. Sample is 90 degrees. Yan. Tapos niyan, i-move natin siya sa center. Move natin to. Tapos hanapin natin yung center. Tapos i-move natin to center. Yan. So yan. So yan, oh. Dali lang siya. Yan, balik tayo sa twist isometric. So gagawa naman tayo ng ano, yung parang pipe na i-connect dito. So gawa tayo ng circle, pero balik tayo sa front muna. Yan, gawa tayo ng circle. Diameter is 25. Yan. Tapos circle ulit. Center, diameter 23. Yan. Tapos balik tayo sa southwest isometric. Tapos extrude natin tong dalawa. Yan. Sample yung taas niya is 150. Yan. Tapos balik tayo sa southwest sa 2D wireframe para masubtract at magawa natin ng butas yung line, ang pipeline. So SU for subtract, select natin itong malaki, enter. Tapos select natin itong maliit, enter. Tapos assign natin ang kulay ito. Assume natin ang kulay ito is yellow. Yan. So pag realistic natin dito, meron na yan siyang butas. So after nyan, balik mo tayo sa 2D wireframe. I-move natin siya, itong yellow na pipe dito sa parang may connection niya. So center natin, center ang reference point. Yan. Tapos move natin to siya sa center din yung pagtatransferan natin. So yan siya. So yan, balik
tayo sa ano, sa realistic, tapos yan, tapos dito sa left side, tapos i-mirror natin tong object na to kasi back to back yan siya, diba? So command mirror, MI for mirror, tapos select natin to yan, tapos select object, specify first point of mirror. So ito dito, gawa ka lang ng vertical line yan, parang axis point yun siya. So yan, so pansin mo connected na siya, di ba? So after nyan, i-copy natin tong ito kasi maglalagay tayo dito para sa assuming na may i-connect na naman dito na area. So copy natin to, balik muna tayo sa 2D wireframe yan, tapos CO for copy, tapos ito, tapos center yan, tapos dito sa center yan. So yan, balik natin sa realistic, tapos i-move natin to siya, move na yung kapal natin is 1, di ba? So move natin ng 1 anang 2 yan. So ready na siya for may ibang connection na ilalagay. So after nyan, i-copy natin to, copy natin to siya para maglagay na naman tayo dito sa area na to, magdikit na naman tayo. So yan, assuming copy, CO for copy yan, tsaka ito yan, tapos i-union natin to, itong tatlo union. So uni for union yan, tapos balik tayo sa southwest isometric, tapos dapat i-rotate natin to siya ito para ano siya, same sila ng face dito sa isa circle na to. So yan, sample, balik tayo sa twist isometry, tapos RO natin yan. So pansin nyo, kung i-rotate natin, kahit anong rotate natin dyan, hindi siya mag-fit dito sa circle na to kasi yung rotation niya is hindi tama. So para maano natin, masakto siya, i-change natin itong uses. So pansin nyo dito, yung yx niya, kung ano yung direction ng yx mo, yun din yung rotation ng object mo. So change natin yan, uses, by using uses command, uses world yan. So RO for rotate, tapos 90 degrees yan. So parang nagkulang siya dito, explode natin to. Oops, hindi pala, kulang siya. Sige lang, tatago na naman din yan. So yan, move natin center dito, tapos center dito yan, dito. So balik natin sa realistic yan. So ito na yung kalabasan ng ano natin, object natin, no? So example, kung maglalagay ka ng elbow dito para gusto mong paakyat na naman yan siya dyan, i-copy lang natin to. Example, balik tayo sa southwest isometric yan, tapos CO, copy, copy natin itong red, tsaka yung mga bolt natin yan, tsaka ito isa, CO for copy yan,
Tapos, union natin to. Uni for union. Ayan. Ayan. So, after that, dapat i-rotate natin yan siya. Diba? So, ang rotation yan is i-rotate natin siya pa 90 degrees dito at saka 90 degrees naman pa taas. So, rotate. RO ito. Center. Ayan. 90. Ayan. Move na natin ito pataas. Ayan. Tapos, left side tayo. Tapos, i-rotate natin ito siya by 90 degrees. So, RO ito. Ayan. Tapos, center. 90. Ayan. Tapos, balik tayo sa southwest isometric. After nyan, i-2D wireframe muna natin. Tapos, move natin ito, object na to. Tapos, hanapin natin yung center. Ayan, center na. Tapos, yung displacement natin is center nito. So, hanapin natin yung center. Ayan. So, pag realistic mo yan, so, ito na yung lalabas. Tapos, maglalagay ulit tayo ng pipe dito. Copy natin itong, ginawa natin isa, itong may yellow. Ayan. Ay, itong dalawa, CO. Tsaka ito. Ayan. Ayan. Tapos, i-rotate natin ng 90 degrees. Rotate. Ayan. Center point. 90. Ayan. Tapos, i-move natin siya, i-transfer natin siya dito by move command. Balik mo tayo sa 2D wireframe. So, move natin to. Ayan. Center. Locate the center. Ayan. Tapos, center din. Ayan. So, after nyan, balik tayo sa realistic. So, ito na ngayon yung output mo. Ayan. Ayan. So, ganyan na siya. So, sana meron kayong natutunan dito sa lesson natin. Kaya, practice na ng practice para ma-master talaga yung mga commands. At saka dapat, yung sa sinabi ko na dun sa ano na mas dapat is i-memorize mo yung command shortcut kesa dun dito sa ano sa may mga toolbars. So yun lang, no. Kung nagustuhan mo tong tutorial na to, just press like and don't forget to subscribe. At also, yung bell button para ma-notify ka kung may bago na naman tayong tutorial about AutoCAD 3D. So, yun lang. Thank you.